Ang malaking hamon para sa bayan muna ay panatilihin ang kanyang sarili bilang tunay na boses ng karaniwang tao sa loob ng Kongreso. Maningning ang record ng Bayan Muna Party List sa 15 taong paglilingkod at pagkilos kasama ng mamamayan. September 25, 1999, nang itatag ang Bayan Muna. Dala ang politika ng pagbabago. Naging boses ang Bayan Muna ng mga mahihirap at inaapi. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy na itinulak ng ating mga kinatawan ang interes at kahilingan ng mamamayan sa loob at labas ng Kongreso. Ang pagkakabuo ng Bayan Muna ay batay sa isang pagtataya mula 1995 hanggang 1999 nung formalay tayo ang partido na yung puwersa ng kilusang progresibo sa hayag, no, yung tinatawag nating open mass legal democratic movement ay sapat ng puwersa para may transforma sa mga boto at makapagpanalo. Nag-register ng historic victory ang Bayan Muna. Ang unang pagkakataon sa ilalim ng party list ay nakapagpanalo ng 1,776,000 boto, halos 2,000,000. Mula sa tagumpay na nakamit ng Bayan Muna sa kauna-unahan nitong pagtakbo noong 2001, iniluwal natin sa mga sumusunod na taon ang mga progresibong party list ng iba't ibang sektor tulad ng Gabriela, Anak Pawis, Anak ng Bayan, at iba pa. Hindi nangimi ang ating mga kinatawan sa loob ng Kongreso na igiit ang mga panawagan ng inaaping sektor sa lipunan. Nakapagbutay ng isang alyansa, isang kilusang movement, legislators against war, sa pamamagitan din ng inisiyatiba ng Bayan Muna, nakapagbutay ng isang alyansa, legislators, businessmen, opposition against neoliberal globalization. Maipagmamalaki natin sa Bayan Muna ang matatag nating paninindigan at pakikibaka kasama ng mamamayan. Ipinagtanggol ng Bayan Muna ang interes ng mga mahihirap at inaapi. Paninindigan ng Bayan Muna sa pagtatanggol ng ating independent foreign policy, laban sa gera, laban sa mga imperialistang pagdirigba, at ganoon din sa economic na aspeto ng issue. No? Sa halip na tugunan ng gobyerno ang hinaing ng mamamayan, sinagot nito ng pasismo at malawakang paglabag sa karapatang pantao ang lumalakas na paglaban ng mamamayan. Pero hindi tayo natinag, natakot o napaatras. Tinuligsa at inilantad natin ang malubhang paglabag sa karapatang pantao ng berdugong si General Jovito Palparan sa ilalim ng rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo. Makikita natin dito, sa kabila ng ganyang pagtatangka nila na either alisin, talunin ang Bayan Muna at mga kapanalig nitong partido, taon-taon sa nakaraang 5 eleksyon, dumarami ang voting base ng Bayan Muna at ng mga kapanalig dito sa Makabayang Koalisyon. Iginuhit ng Bayan Muna ang ating malaking pagkakaiba sa mga peking party list at tradisyonal na partido politikal ng naghaharing uri. Isinulong ng Bayan Muna ang mapangahas at makamasang lehislatura. Isinusulong ng Bayan Muna ang mga panukalang batas at resolusyon para sa ikalulutas ng problema ng bayan at para sa kapakanan at kagalingan ng ating mga mamamayan. Kalakip na rito ang pagkontrol ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, batayang bilihin at serbisyo at para sa pagpataas sa sweldo at benepisyo ng ating mga manggagawa at mga kawani sa gobyerno man o sa pribadong sektor. No? Kasama na rin rito ang pagsusulong ng mga batas at resolusyon para sa reforma sa lupa, reforma sa pinansya, reforma sa industriya, pangangalaga sa ating at paglaban para sa ating kalikasan, no? At paglaban rin para sa karapatan at demokratikong karapatang pantao at mga demokratikong kahilingan ng ating mga mamamayan.
Hindi puro rally ang ginawa ng bayan muna. Masipag na ipinatupad ng bayan muna ang mga programa at proyekto nito sa kalusugan, edukasyon, pangkabuhayan at iba pa. Nagsasagawa tayo ng mga programa at serbisyo, no? Katulad ng serbisyong pangkalusugan, serbisyong edukasyon at tulong sa mga nangangailangan. Halimbawa, sa panahon ng mga kalamidad, nung panahon ng Sendong, Bagyo Pablo, Bagyo Yolanda, no? Tayo ang nangungunang nagdala kaagad ng ayuda o tulong para sa ating mga kababayang nasalanta. Kalakip na rito ang rehabilitasyon. Ito ang ginagamit nating daluyan ng mga programa para makatulong kaagad sa mamamayan. Kung titingnan mo nga, ang bayan muna ay talagang para sa ang programa niya ay bayang mapagmahal, no? Mahalin yung ating bayan, hindi lang sa pakikibaka, kundi pati na rin sa paghahatid ng mga serbisyong pampulitiko. Taon-taon ding itinulak ng ating mga kinatawan sa bayan muna ang sapat na budget sa mga batayang serbisyong panlipunan. Puspusang naglingkod at hindi nagpayaman sa Kongreso ang mga kinatawan ng bayan muna. Kuwaran at simpleng namumuhay ang ating mga kinatawan. Puspusang nakikibaka, militanteng makikibaka at naglilingkod para sa ating bayan. Sa katunayan, tayo ang nag-iisa at nangungunang tinig ng oposisyon sa Kamara ng Representante. Hindi tayo nagpapayaman sa pwesto. Partido ng mga inaapi at pinagsasamantalang uri at sektor ng lipunan ang bayan muna. Kasabay tayong sumusulong ng pakikibakang masa. Sa loob ng 15 taon, lumalaki, lumalawak, lumalakas ang bayan muna. Hindi nagpakahon ang bayan muna sa loob ng Kongreso. Sa katunayan, ang mahusay na trabaho ng bayan muna sa loob ng Kongreso ay dahil sa masigasig na paglaho ng kanyang mga liderato at mga miyembro sa araw-araw na pakikibaka ng mamamayan. Basta kung saan kailangang ipaglaban ang karapatan ng mamamayan at isulong ang kanilang interes, na andyan ang bayan muna. Kabahagi ang bayan muna sa mga laban ng karaniwang tao. Tinutugunan at nakikisangkot ang bayan muna sa bawat isyong kinakaharap ng mamamayan. Bahagi ng malawak na hanay ng sambayanan ang kasapian ng bayan muna. Isang halimbawa nito, yung paglaban natin sa pagtaas ng presyo ng kuryente. Yan ay napigilan ng mamamayan, napigilan ng protesta ng mamamayan. Ang pinakamataas sa kasaysayan na pagtaas ng presyo ng kuryente. At malaki ang naging papel ng bayan muna dahil bukod sa lumahok siya mismo sa protesta, ang bayan muna ang nanguna para sa pagkwestiyon sa Korte Suprema nitong nais na ipagtaas ng presyo ng Meralco. Ganon din itong pagtaas o tangkang pagtaas ng pamasahe sa MRT at sa LRT. Malaki ang papel ng bayan muna para yan ay mapigilan. Sa maraming mga komunidad na dinedemolish, dahil sa pagsisikap ng mga miyembro ng bayan muna doon mismo sa komunidad, sa pakikipagtulungan ng ating mga kongresista, napipigilan yung demolisyon. No? At nabibigyan ng maayos na kalalagyan yung ating mga mamamayan. Yung mga hospital na gustong ibenta, gustong i-privatize, eh kasama ang bayan muna na ipinaglalaban na huwag itong gawin, mapigilan ang anumang tangka sa privatization sa health sector. Sa ating mga magsasaka na inaagawan ng lupa, na andyan ang bayan muna, halimbawa yung laban sa Hacienda Luisita, no, kasama ang bayan muna ng mga magsasaka na ipinapagtanggol yung karapatan sa lupa at yung pagpigil sa mga pakanang agawin ang lupa ng mga magsasaka. Nakasandig ang lakas ng bayan muna sa masiglang kilusang masa. Buo ang pagtitiwala nito sa sama-sama at kolektibong pagkilos ng mamamayan. At nakikita natin yung ugnayan, no, ng trabaho ng mga kongresista ng bayan muna sa mga miyembro at kasapian sa labas ng Kongreso para maipagtagumpay ang mga laban ng mamamayan. Lalong lumulugma ang kalagayan ng nakararaming mamamayan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Walang pagbabago sa ilalim ni Aquino. Dumarami ang mabibigat na kasalanan ni Aquino sa mamamayang Pilipino. Maraming issue na hinaharap ang taong bayan sa ngayon. Maraming walang trabaho. Ay may trabaho, mababang sweldo. Mahal ang presyo ng bilihin.
marami ang walang lupa. Laganap pa rin ang korupsyon. Yan ang mga isyung hinaharap ng taong bayan ngayon. Kaya galit ang mamamayan sa gobyernong Aquino dahil walang pagbabago sa ilalim ni Aquino. Klaro yan. Una, pork barrel. Ang pork barrel ay masama dahil bilyon-bilyong pondo ng taong bayan na pupunta sa bulsa ng politiko sa halip na pumunta sa taong bayan. Pero mulat at hindi palilin lang ang mamamayan. Kasama tayo sa pagtutulak ng People's Initiative para magpasa ng batas sa pagbabasura ng sistemang pork barrel. Si President Aquino, takot na managot dahil sa ginawa niya sa pork barrel, dahil sa ginawa niya sa dam. Kaya gusto niya pang palawigin ang kanyang termino. Gusto niyang palitan ng konstitusyon, mag-tsa-tsa para sa term extension. Ayaw ng taong bayan niya. At ayaw din ng bayan muna, kaya suportado at kaisa ang bayan muna doon sa laban sa tsa-tsa at sa term extension ni President Aquino. Kahit ibinasura ng Kongreso ang impeachment laban kay President Aquino, napakalawak ng lansangan para itulak ng mamamayan ang pagpapanagot kay President Aquino at sa iba pang mga alipores. Dapat konsolidahin ang ating kanan. Dapat palawakin pa ang ating kasapian. Ang laban na ito ay para talaga sa kagalingan ng ating mamamayan. Kaya't mananatiling malaking hamon at mananatiling kampyon ng mahihirap at api. Bayan muna ang ating partido, bayan muna rin ang palawagan natin. Sa loob ng 15 taon, marami nang nagawa ang bayan muna upang isulong ang mga kagyat at pangmatagalang kahilingan ng mamamayan. Pero, marami pang dapat gawin. Kasama ang malawak na mamamayan, nakapagkamit ang bayan muna ng mga tagumpay, mayamang karanasan at mahahalagang aral. Bit-bit ang 15 taong pagsasabuhay ng politika ng pagbabago. Handa tayo at laging magiging handa para suungin ang mas malalaking laban tungo sa tunay na pagbabago. Tulong sa iba'y tagumpay!